Tuloy sa kampanya ngayong araw si presidential candidate Bongbong Marcos kasunod ng desisyon ng COMELEC First Division. Maagang nag-motorcade si Marcos Jr. sa Cavite na pinamumunuan ng kanyang mga kaalyado. At live mula sa General Trias sa Cavite, nasa frontline ng balita niyan, si Dale De Vera. Dale, magandang umaga. Kamusta dyan? Gretchen, pinabura na nga ng COMELEC sa kanyang disqualification case. Umaasa naman si presidential candidate Bongbong Marcos na papaburan din siya ng mga taga Cavite. Yan ay kahit balwarte pa ito ng kanyang kalaban sa presidential race na si Senador Ping Lacson. Present ang magkakapatid na sina Governor John Vic Remulla, Congressman Boying Remulla at dating Congressman Gilbert Remulla. Ang mga Remulla, kilalang mga kaalyado ng mga Marcos at Duterte. Pero ang katandem ni Marcos na si Inday Sara Duterte, kasalukuyang nag-iikot naman sa probinsya ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya sa kanilang mga senatorial candidate. Tanging sina dating DPWH Secretary Mark Villar, dating pala spokesperson Harry Roque, dating Senator Jigo Estrada ang kasama ni BBM ngayong araw. Lilibutin ang kanyang motorcade ang bayan ng Tanza at General Trias at makikipagpulong din si Marcos Jr. sa mga mayor at congressman ng probinsya. Matatandaan na noong Disyembre, nag-ikot na ang tandem ni na BBM at Sara Duterte sa Cavite na ikalawa sa may pinakamalaking bilang ng botante sa bansa na may higit 2 milyong botante. Nanalo rin si Marcos Jr. sa probinsya noong tumakbo ito sa pagka-vice-presidente noong 2016. Gretchen, bukas nakatakdang bumalik si Marcos Jr. dito sa probinsya ng Cavite para umikot naman sa ibang mga bayan. At napag-alaman din natin na pupunta si Marcos Jr. sa pagtitipon ng El Shaddai mamayang gabi. Gretchen? Live mula sa Cavite, maraming salamat, Dale De Vera.